Naparoon naman niya yan. So, Ma'am Gina, kamusta na? Ano? Okay naman po. Ito, tuloy lang ang buhay. Uy, sarado mo. So, Ma'am Gina, alam mo bang tagahanga mo talaga ako? Ay, thank you. Nakasubaybay ako lahat sa mga ano mo. Kaya ako, noon hindi pa ako nagbablog eh. Ano? Pwede akong face reveal? Okay. Okay. Good afternoon ulit. Hello guys, ano sa mga viewers ko dyan, ano? Sa feeds lang ako naklive, hindi sa YouTube, no? Kasi nga, nabalitaan ko nandito po kayo. Siyempre, bilang hinahangaan ko ng magaling na YouTuber, no? At dating actress. Alright? Opo, Ma'am Gina, ano? So, kumusta ngayon si Ma'am Gina Roses? Lalo-lalo pa na dumaan ang pandemya natin. Okay naman po. Simula nung mga after ng pandemic, just tuloy-tuloy ang buhay. Apo. Bilang single mom, nagtatrabaho, at inasikas yung pamilya. And syempre, yung career, tinutuloy ko pa rin po. Oh, yes, yung opo, passion syempre ko as a vlogger. Ayan, opo. So, ma'am, bago tayo magtanungan ano ng konti. Siyempre, i-congratulate ko muna kayo. Congratulations dahil na kahit na single mom kayo ay tuloy-tuloy pa rin ang inyong racket. Racket ba tawag doon? Okay, at hindi nagbabago, ano, hindi tumatanda. Ayun, ganun. So, unang-unang tanong ko, ma'am, ay bakit BBM? For me kasi BBM is si BBM yung sa pinakamatibay at pinakamalakas. At tingin ko, yes, yung alam mo yung tipong pag tinignan mo siya, talagang meron ka talagang something na malakas na leader talaga. Opo, opo, totoo po yan eh, no? At syempre, para sa mga katulad kong babae, nakakailangan tayo ng isang malakas na leader na mag-guide sa atin at pagbibigay ng bagong pag-asa sa atin. Ayan. Diba? Unity. Yeah. Para sa lahat ng tao. Ayan. Kung meron tayo isang matibay na leader, meron tayong malakas na leader, lahat ng tao, susunod na lahat yan eh. Ayos, tama. Ano? Magkakaisa na lahat yan. Aya. Bilang si Ma'am Gina Roses, ano ba talaga yung inaasahan natin na gagawin ni BBM sa ating bansang Pilipinas at sa mga kababayan Pilipino kung sakasakaling siya talaga ang mailuklok natin bilang presidente? Remember, Ma'am Gina, tatlong araw na lang. So tingin ko, nawala sa lahat yung pag-asa, yes, ng mga Pinoy, no, na nawala sa atin, okay, dati. Okay. Ng mga nakuha na karapatan din natin sa mga nakaraan natin na nangyari na mga nakaupo ng mga ilang dekada na. So, eto tingin ko, magkakaroon tayo ng pagkakaisa, pag-unlad, at syempre, yung infrastructure ay patuloy na ma-build. Uh-huh. And syempre, yung pag-asa na lahat ng mga Pinoy ay magkakaisa para sa ikauunlad ng natin, yes, ng bansang Pilipinas eh. Ang bansang Pilipinas. Oh. Mga kasi sina-interview natin ngayon. Lang kung ano-ano, hindi puro showbiz lang tayo. Yes, opo, opo. Kailangan natin, hindi pwedeng pakitang tao lang tayo lagi. Kailangan natin ang someone na leader na hindi naman totally kailangan talaga ng magagandang bagay eh. Ang kailangan is makabuo tayo sa Pilipinas ng magagandang haligi. Yes. Para sa lahat ng Pilipino. Yun ang tingin ko na pagiging pag-asa natin pag si BBM ang nakalungkot. Kung sakasakali si Ma'am Gina Roses ay mabigyan ng pagkakataon at makaharap niya si BBM, no? Ano naman kaya ang sasabihin unang-una ni Ma'am Gina? Kay BBM po, pag nakaharap ko sa unang-una sasabihin ko sa kanya ay pagpapasalamat. Ayan? Dahil nagsumikap siya at nilaban niya yung gantong sitwasyon na, yes, kahit na alam niya nagkaroon siya sa past din eh na hindi talaga rin maganda ang naging past ng mga Marcos. Sabihin mo natin maraming nangyari o iba-iba ang mga komento or yung mga na-experience ng bawat tao nung panahon ni Marcos.
Iba naman kasi yung anak din, di ba? Yes, tama po yan. Kaya nagpapasalamat ako kasi ibinangon niya ulit yung pagiging yung dangal at pagiging Marcos niya, kahit na alam niyang marami at sari-saring mga paninira at komento ang ginagawa ng Marcos. So, ay ginagawa ng ibang tao para yes, sa Marcos. Opo. Kasi Ma'am Chinna, hindi mo pa siya tatanungin kung paano niya hinahandle yung mga patikos na mga tinatapon ayun sa kanya. Ayun na nga eh. Doon nga ako bilib sa kanya. Saka napansin ko na ngayayat siya. Tingin ko kasi ang nakikita ko sa kanya dahil sobrang makaduterte din ako. Parang siya si Duterte. Madam, baka say it nga. Sa isa, bilang isang artista, sikat na Chinna Roses. Sino ka sa tunay na buhay? Ano ka sa tunay na buhay? Ako sa tunay na buhay. Yes. Isa lang ako simpleng tao na nagmamahal at nagmamahal ng pamilya. Nagsumikap para sa pamilya. Ayan. Yun talaga yung totoong ano ko. Ah, yes, yes. Pwede bang counting ano lang ito, Ma'am Chinna, ano? Paano po nalagpasan ni Ma'am Chinna mga nangyari sa kanya? Paano si Ma'am Chinna naka-move on? At hindi ho kaila sa akin yan dahil nakasubaybay po ako sa iyong ano. Inakasan ko yung loob ko, inibayan ko yung sikmura ko at saka yung talagang... Bakit sikmura? Bakit sikmura? Alam mo talaga, sika yun eh. Hindi, nilakasan ko, tinibayan ko yung loob ko talaga. Mm-hmm. Na tumayo bilang kahit single mom na hindi na kailangan umasa sa lalaki or yes, sa ibang tao. Kasi meron akong pamilyang nililingon. Meron akong pamilya nakikita, may mga anak ako, may mga magulang ako, may kapatid akong umaasa sa akin. Ayan. Na hindi pwedeng pag... Nang alam ko, sa akin lang sila nakatingin lahat eh. Kung ako mismo yung tinitingnan nila na pinakamalakas sa kanilang lahat, paano pag nakita pa nila ako na down na down, katulad yung nangyari sa akin, down and sad and lahat na bagsak ang mundo. Hindi ba hindi na rin nila kakayanin? Kasi ako lang yung naging pundasyon nila para makatayo talaga at maniwala na meron talaga kami pag-asa sa buhay lahat. Ayos, pero ikaw kinaya mo yung lahat? Kinaya ko lahat. Kahit na sobrang, alam natin sa mga bawat pamilya may mga weaknesses yung mga yan eh. Siguro ako na lang siguro ang matapang, malakas, makapalang mukha lahat na. Bakit matapang? Madiskarte. Hindi na ako namimili ng kahit ano pwede kong gawin sa buhay ko eh. Kung alam ko na bang isang malaking opportunity ito na magkaroon ng chance kahit paano kumita ng pera. Hindi naman natin na ikakailan na kailangan natin kumita ng pera. Dahil yun talaga yung kailangan natin ngayon sa buhay natin para makasurvive tayo. So, sa ngayon, sa mga panahon na ito, ano po ang pinaplano ni Ma'am Chinna ngayon pagkatapos nitong halalan 2022? Ang pinaplano ko ay tuloy ko pa rin kung ano yung mga gusto kong passion. Trabaho, live selling, magbenta, at gusto ko pang itry ang iba-ibang bagay. Like, pag-gaming, streaming, kahit na ba sabihin na natin isa na akong mommy, 32 years old na rin ako, gusto ko pa rin pasukin yung iba-ibang klase ng tawag dito? Business or business or skills. Skills, yeah. Kahit ultimo gaming or kasi hanggat pa. Kaya mo, hanggat meron ka pang lakas at meron ka pang potential na magawa mo lahat ngayon, gagawin ko na. Kasi dumating man yung time na magkaroon talaga ako ng sarili kong pamilya na talagang totoo na talaga to settle or maglumaki yung mga anak ko ay kahit papaano kung darating man time yung magre-retired na ako sa ginagawa ko meron na kami nabuo. Ayan. At meron na rin ilulook back yung mga anak ko na pattern ano ba yung magiging gusto nilang gawin sa mga yun. Panonoorin lang nila ako kung ano yung mga nagawa ko, di ba? Ayan. So Ma'am Chinna, paano na lang ng kaunting mensahe doon sa ating mga kababayan na sana sama-sama tayong babangon muli? Yes, sana sa mga kababayan natin dyan, hindi lang sa mga kachichi, kachinatis natin,
At syempre sa mga naniniwala kay BBM at yes. Sarah, sana ay magkaisa tayo sa Monday na po ito na magkaroon tayo ng tamang boto. At pag-aralan natin mabuti kung bakit kailangan natin gawin to. At tingnan natin kung ano yung mga potential na bagay na mangyayari pag meron tayong isang napakatibay na leader na pakikinggan natin, na magbibigay ng tamang direksyon sa atin. Diba? Iniwag tayo dyan sa paiba-iba paliku-liku eh. Na hindi natin alam kasi tayo mismo sa sarili natin dapat tayo mag-build. Hindi tayo magiging matibay bilang Pilipino kung hindi tayo magkakaisa. At sana magkaroon tayo ng bagong pag-asa and vote-wise. Ayan. So, Ma'am China, last na lang. Pa-shoutout naman sa akin mga viewers and then pa-invite naman subscribe ng channel ko, Jun J Channel. Jun J Channel. Hi sa mga ka-Jun J Channel natin dyan, mga viewers and supporters po, Mr. Jun J. Ayan, please subscribe and patuloy natin supportahan dahil napaka-tsaga at napaka-sipag po nila na magawa ang mga bagay na to para din sa inyong formasyon or entertainment, di ba? Hindi lang para sa pansarili nating kapakanan, para din sa lahat nating kapakanan. Katulad po ng ginagawa nila ngayon. Ayan. So, thank you kay Ma'am Gina, no? So, Ma'am Gina, pwede akong magpa-picture sa'yo. Ayan. Thank you very much. Pa-shoutout din yung aking